Ready na rin si Alden para sa kanyang 3-week shoot sa Calgary, Canada para sa pelikula nila ni... Well, bitinin ko lang po kayo mga ka-Alda ba? Well, 3 weeks, grabe, ganun po pala katagal sila ni Main Paul Carson. Oops, issue na naman yan, Mr. Destiny. Grabe, napakatagal, no? 3 weeks daw pong nasa Canada si Alden Richards. So, matik na yan, mga ka-Alda. Alam na po natin yan. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, may mga bagay-bagay nga po na mapapaisip po talaga kayo eh. Kung ano nga po ba talaga ang buong istorya. Kung si Richard Polkerson nga po ba, si Mengay maiispatan sa Canada. Sa bagay, mga ka-Alda, mahirap nga po talagang makita yan. Di po ba? Lalo na po ngayon na napakaraming nagbabantay. Di po ba? Pero syempre, may mga followers po tayo na taga-Canada. Syempre, automatic na yan, mga ka-Alda. Yung mga papasyalan sana, bagay, hindi talaga malalaman eh. Kumbaga, eksklusibo. Di po ba? Pagka si na Alden at si Mengay, hindi mo talaga hindi naman po kasi sasabihin ni Alden kung saan sila pupunta. Gaya nga po nito. Well, tuloy muna natin yung video. Ni Catherine Bernardo na hello love again. Nag-uusap na nga raw sila ni Kat tungkol sa mga pupuntahan nila sa Canada during their spare time. May mga Dito wala naman po talaga, hindi nga po binanggit ni Alden si Catherine eh, di po ba? Si Nelson Ganlas nga lang po talaga ang nagdidiin, di po ba? Eh ang sabi ko sa inyo, may mga point mga ka-Aldab na yung mukha ni Alden Richards, kung titignan naman po ninyo, parang hindi siya masaya, di po ba? Hindi siya, o parang hindi niya rin gusto yung mga bagay-bagay na tinatanong po nila. Kasi si Alden po talaga yung tipo na hayaan mo na lang sila, kumbaga, kung ano yung ano nila. Pero pansin nyo po ba na parang pagka Catherine ang pinag-uusapan, ibang aura ni Alden Richards. Iba yung mga, yung galawan po niya. Di po ba? Gaya nga po, may video na kumakalat si Catherine. Oh, wala man lang paramdam dun si Richard Polkerson. Ni hindi man lang po binate. Pero okay lang. Tuloy natin, mga ka-Alda ba? Restaurants na parang gusto kaming itry and at the same time, mga, of course, maganda kasi dun sa area na yun eh. So, syempre, our free days, syempre, kasama yung ibang cast, we might go there. Food trip talaga. Food trip. Ito, di po ba? At sinabi nga naman po niya, kasama po ng mga ilang cast. Di po ba? Dun pa lang, okay eh. Sino kaya yung mga cast na mga kasama nila? At least hindi siya, kumbaga, nagde-date. Hindi yung pasyalan yung pupuntahan nila. Kainan. Hindi po ba? Doon pa lang, masaya na po tayo. Doon pa lang, masasabi natin, tama ka, Mr. Destiny. Kumbaga, nakuha mo na naman ang simpatya ng Aldab Nation sa mga pinapaliwanag mo at sa mga sinasabi mo. Kasi kung hindi ko to papaintindi, alam nyo na, di po ba, na maraming reaksyon, maraming komento, na keso ganito, keso ganon. Ganun naman po talaga sila eh. Yung tipong makikisaw-saw po talaga sila sa issue. Yung tipong sasabihin nila na kahit hindi, di po ba. Eh ako, alam ko, wala naman maniniwala po sa akin na si Mengay makakasama ni Alden eh. Di po ba? Pero kumbaga, tuloy pa rin ako. Di po ba? Kasi Aldab nga po eh. Di po ba? Pag Aldab, Aldab po talaga. Dito ka naman po kasi pinapaliwanag ko. Now, pansin nyo, food trip lang po yung pupunta ni Alden. Hindi po magde-date, lilikbuti na mo Canada para po sa kanilang dalawa lang. Eh, kasama yung kasi. Di po ba? At sinabi nga niya, food trip. Siyempre, iba na po yung kwento, iba na po yung maglalabasan, iba na po yung mga sinasabi ng iba. Di po ba? Tapos, eto nga yung sinasabi ko sa inyo, di po ba may video na lumalabas kay Catherine ni hindi nga po binati si Alden. Pati yung mga Kat Den fans, oh. Ang binati niya lang yung mga Katnel House sa atayon o Kate House. Basta may binati po si Catherine eh. Di po ba? Yun lang po yung binati niya at hindi niya binati yung Kat Den fans. Masakit, di po ba?
Real talk, inaabangan din ng iba eh. Pero wala pong binati si Catherine. Eh, hindi nga po sila, kumbaga, iniintindi. Kasi hindi mo pwedeng ipagpilitan yung tipo na alam nila na may masasaktan. Alam nila na kapag lumaki ang cut din, mahirap nang gibain. Di po ba? Ibig kong sabihin, ayaw din palakihin niya ni Catherine. Umpisa pa lang binabasag niya na, umpisa pa lang sinasabi niya, imposible yung mga gagawin ninyo, imposible yung mga yan. Kasi kami ni Alden Richards, magkaibigan lang eh. Kami ni Alden, eh, masaya sa isa't isa, pero hanggang dun lang, hanggang magkaibigan lang, di po ba? Siyempre, hindi po sasabihin yan ni Catherine. Pero, kung pagbabasihan niya po yung mga galawan po sa social media, kung susuriin niya po ng gusto, dun niyo lang po makikita. Yan nga po yung pinapaliwanag ko. Hindi po kasi nila maintindihan at hindi po nila nagigets na yung mga pinupunto po ni Mr. Destiny, eh base po sa mga nakakalap nating impormasyon. Base po sa mga taong kumbaga mapagkakatiwalaan. Di po ba? Pero nasa, kumbaga ito na po kasi yung pelikula nila eh. Ni pelikula nila Catherine na kailangan pag-usapan. Kailangan maiging maingay para nga po kumita yung pelikula. Para nga po mas marami ang manood. Taktika na po ito eh, di po ba? Nung Hello Love Again, 3 months, eh ano ngayon ang pinagkaiba? November 30 ng showing. Anong buwan pa lang po ngayon? July, August, September, October, November. Same din po ng Hello Love Again. O ng Hello Love Goodbye. Itong Hello Love Again. Ang ibig kong sabihin, yung promotion po talaga nila, yun po talaga yung nagpapatindi. Di po ba napakahaba? Di po ba nawala na nga po yung pelikula nila ano eh? Nila Hello Heaven Paraleo at ni Alden eh. Natabunan dahil nga po sa Hello Love Again. Di po ba nakakalungkot? Pero yun talaga eh. Kumbaga antayin na lang po natin kung kailan i-declare nila ng Viva Films yung showing ng Hello Love ng pelikula nila Heaven at ni Alden yung Out of Order. Medyo nakakalimutan na nga po ng iba, no? Pero pag sabi ko nga po sa inyo, pagkatapos po ng shoot ng pelikula, ibig sabihin ay palabas na, mga isang linggo na po kung lumipas, wala na. Doon nyo magkakaalaman. Di po ba? Doon nyo malalaman kung mayroong pangkat din. Di po ba? Pag wala na pong pelikula. Kasi pagka wala na po sila at hindi na po magkasama si Catherine at si Alden Richards, watak-watak na yan. Hindi naman papayag ang ABS-CBN o GMA Kapuso na gagamitin ni Catherine si Alden Richards. Di po ba? Para sa kanya. Dahil alam niya, lilipat yung iba eh. Alam lang maraming followers si Alden Richards. Kaya nga po, pagkatapos ng Hello Love Again, eh, batche-batche na. Di po ba yung tipong, oh, wala na, tapos na, wala ng promotion, wala ng ganito, wala ng ganon, wala ng cut din. Kaya nga ulitin ko, hindi po pinupush ni Catherine ang cut din. Hindi nga po ito binati. Hindi niya to pinalalaki dahil alam niya na once na lumaki to, may hirapan na silang, kumbaga, buwagin. Kasi nagsama-sama yung mga ilang fans eh. Pero habang maaga pa, pinaparamdam na nila Alden at Catherine na walang cut din, eh kumbaga yung iba, di po ba? Kaya sabi ko sa inyo, yung iba wala na eh. Nasa na yung gumagawa ng banner, di po ba? Hindi na masyado nagpaparamdam, nagpa-print. Oh. Kasi alam po nila na parang hindi naman tayo binibigyan ng update. Hindi naman tayo gaanong pinapansin. Tapos ang pinakahuli pang event na pinuntahan ni Catherine, ni hindi man lang tayo binati. Di po ba? Yun ang malungkot doon. Mas binati niya yung iba kaysa sa mga taong nag-effort, di po ba, gumawa at nagpa-print, hindi man lang binati. Real talk yan, mga ka-aldab. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala po talagang cut din. Dahil kung meron man, bawat event na pupuntahan na may mga meron mga pagbati,
Real talk kapag bate, isa at idadamay po ang captain pero hindi po dinamay. Yun ang masakit. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mamis, sa mga titas at sa mga sinyo. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.